Kaka-DIY, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Antayin nyo lang yung ating raffle at pamimigay natin sa inyo yung kanyang gear. Okay, tapos grinder natin. So, hello sa inyo mga ka-DIY, welcome back sa ating munting channel at maraming maraming salamat sa inyong suporta. So today mga ka-DIY, meron lang tayong kunting isi-share sa inyo. Ayan, dito sa ating single tab na washing machine. Bale, Fuji Denso mga ka-DIY. Ayan o, Fuji Denso. Okay, tapos yung kanyang model number, ito. CWS 980 o 9.8 kilo yung kanyang capacity. Yan, Fuji Denso. Bale, meron pa yung kasama doon mga ka-DIY. Dalawa din, Fuji Denso. Yan o, parehas yung kanilang mga unit. Yan, dalawang unit. Tapos ito. Yan, ito muna ang unahin natin. Sabi na mayari, gumagana naman yung kanyang motor sa ilalim. Yung kanyang wash motor gumagana, pero yung kanyang pulsator dito o yung kanyang LSE hindi daw umiikot. Umiikot lang pag walang tubig, pero pag may tubig hindi na umiikot. So sa mga ganitong trouble mga ka-DIY ay kabisado na natin ito. Hindi na ito bago sa atin kasi meron pa yan doon at saka yung mga nakaraang repair ko halos ganito yung mga sira. Okay, salamat na rin at sa ating 100k subscriber na paparating, maraming maraming salamat. Antayin nyo na lang yung ating raffle. So, mag-a-announce din naman tayo. Okay? So, bagong lahat mga ka-DIY, so, isaksak muna natin, tapos try muna natin. Okay? So, sabi na may-ari, gumagana naman. Pero, try na natin isaksak muna. Okay? Tapos, proceed tayo dito sa kanyang pulsator. Yan pulsator, yung kanyang ilisi. Yan, pulsator. Okay, saksak muna natin. Tapos, silipin natin sa ilalim kung gumagana nga. Okay, tanggalin nyo na lang yung screw, yan o. Kalawangin na. Halos, hindi ko kanina mabunot. Ginamitan ko pa ng cutter para matanggal. Yan. Tapos yan, silipin sa ilalim, yan o. Yon, yung kanyang belt, tingnan natin. Ayan, pindutin natin ang kamay. Ayan o, masikip. Ibig sabihin, kapit na kapit yung belt nya. So hindi yan ang problema kapag ganito, makapit yung kanyang belt o matigas. Yan, yan ang good position pa yan mga ka-DIY, or maganda pa yung kanyang belt. Tapos pwede na natin isaksak. Okay, paikutin natin. Yan o, umiikot din o. Yan, umiikot naman ito. At yung pulsator na motor at yung kanyang gearbox, umiikot naman. So, ibig sabihin, walang problema ito. Titingnan na lang natin doon sa itaas. Okay? So, bago yon, saksak muna natin. Ayan, nakasaksak na ako. Tapos, bigyan natin ng power. Yan, proceed tayo sa itaas. Okay? So dito na tayo sa harapan. Tapos on natin yung timer. Naka normal tayo. On yung timer. Yan. Naka on na tayo. Tingnan natin dito. Yan, gumagana nga. Yan pag walang tubig. Yan, gumagana. Pero pansin nyo yung mga ka-DIY, yung kamay natin, harangan natin ang kapag umikot. Ito. Yan. Pansin nyo, isang daliri lang. Isang daliri lang napipigilan. Yan o. Yan. Minsan kumakapit, minsan hindi. Yan, wala na. Pero kung pabayaan mo, gumagana. Pero kapag hawakan mo, wala na. Yan, wala na yan. Mugong na lang at halatang malakas pa siya. So pag ganito mga ka-DIY, okay, off muna natin. Power off. Yan, off muna natin yung timer. Tapos, kalasin natin to. Titingnan natin. Okay? Tanggalin natin yung takip dito. Sungkitin lang ng maliit na flat screwdriver. Tapos sundan yung malaking center na malaking screw. Yan. Dito sa center, sa gitna. Okay, yung mga pangkalas nito, ito, tuturo ko sa inyo. So, ayan mga ka-DIY. So, pwede kang gumamit ng bala ng ganito, PH3. Ang size nito ay PH3 pang washing yan. Impact drive, pwede. Or impact wrench, pwede rin. Impact wrench or impact drive. Impact drive screw, ganito. Tapos, pwede ka rin gumamit ng PH3, ganito, manual. Pwede ka rin gumamit ng drill. Sa hammer mo ilagay. Yan o, sa hammer. Hammer position, pwede yan. Tapos, i-low speed mo lang. Low speed. Tapos, taas ka ng torque. Yan. Okay? Taas ka ng torque. Okay, kalasin muna natin. Kalasin muna natin ito. Ang isang screw, sa gitna. Yan. Naka-hammer po ako mga ka-DIY.
naka-camera ko para mapokpok niya yung lumang screw. Ayan, kalas na. So ayan mga ka-DIY, natanggal na natin yung kanyang pulsator o yung kanyang LC. Ayan, ito na. Tapos kung yung papansinin, bilog na siya. Ayan o. Paano pa kakapit itong pulsator kung bilog na? Kasi ang posisyon nito ay square yung kanyang posisyon nito. Kagaya ng gearbox na ganito, oh, X-square. Yan, ganito yan, yung original niya. Yan, oh, square. Yan, dapat ganito. E, bilog na ito. Ganito yung sakit palagi ng Fujidenso, yung bilog na ito. Kaya yung isang paraan ko dito, naka-upload na ako mga ka-DIY, kung hindi nyo pa napanood, na ginamita natin ng welding machine, ilalagay ko na lang sa hulihan ng video. Yun ay mga unang paraan ko kapag bilog na ito or lost thread na yung ganito. Hindi na kumakapit yung ganito, yung square type. Ayaw nang kumapit. Dito. Yan, kita-kita nyo naman bilog. Yan, kapag pinasok natin. Yan, pinasok natin. Tapos ikutin natin yan, oh. Lost thread. Yan, lost thread yan mga ka-DIY. Kahit sa mga ganito, lost thread, welding lang, naka-upload na tayo nito. Bale yung mga ganito, naka-upload na tayo. Panoorin nyo na lang sa ulihan ng video, ilalagay ko na lang. Okay, sa paraang ito mga ka-DIY, so may nag-request sa akin kung paano walang welding machine. Ganito yung gagawin nyo kasi ito na yung request mo mga ka-DIY. O yung request ng ating ka-DIY din na nag-re-repair. Paano daw kung walang welding machine at hindi ma-welding itong ganito? So may mga paraan mga ka-DIY, you know, may mga pa-convert tayo. Yan. Dalawang yan, pwedeng pang-convert. Mamaya, kukuha tayo ng isa dyan. Kukuha tayo ng isa dito para i-convert natin doon. Dito. Para mabuhay ulit siya. Kasi ito, tinanggihan na ito ng ibang technician din kasi wala din sila makitang ganito. Kahit dun sa kanilang store na pinagbilan, wala ang ganitong binibinta. Okay? Kahit sa Shopee, hindi nila mahanap yung ganito. Yan. So, paraan lang yung ating gagamitin or mga experience natin. Okay? Tara, simulan natin to. Okay? Tanggalin muna natin yung washer. Itong dalawa. Washer niya. At saka lock. Okay? Washer. Tapos, talasin natin yung belt. Off muna natin. Tanggalin muna natin saksakan. Tapos, ibaba natin yung belt ito. Ilalim. Ibaba. Tapos, paikutin. Ganito, ibaba. Ibaba. Tapos, paikot. Yan. Yan, paikot para makalas yung belt. Yan. Pagkalas na yung belt, saka, bunutin yung mga screw dito sa ilalim. Dyan. Dito. Sa gilid lang. Dito. Yan. Pati doon sa unahan, meron yung sa unahan, isang pirasong screw, tanggalin nyo na lang doon. Okay, sa gilid lang tayo tanggal. Tapos, ito, yung kanyang drain cap. Yan, ito yung takip sa drain. Doon sa itaas, tanggalin nyo na lang, yan, tinanggal ko na. Yan, tanggalin yan. Tapos, meron pa yan dito sa itaas na naka-clip or naka-cable tie. Bunutin lahat yun. Yung wiring is ganito lang. Yan, yung wiring is nakaganito lang siya. Yan, basta yung mga nakaharang tanggalin. Tapos iangat sa itaas at patumba. Tumbahin na lang, okay? So yan mga ka-DIY, bali na itumba na natin. Tapos ito na yung kanyang space. So kita nyo ba ito yung itim? Ito. Yung itim sa gilid, ito. Yan, ito yung talsik. Yung itim na yan. Ibig sabihin may tama na yung gearbox or tumutulo na itong gearbox na ito. Yan o, itong kulay itim na yan na linya. Yan. Palatandaan niya na may tama yung gearbox or may tubig sa loob. Buti hindi na sira itong motor. Okay, tanggalin natin. Tanggalin muna natin yung gearbox. Unahin natin itong bunutin muna natin. Okay, kalas na. Okay, tanggalin natin. Tapos, kalasin natin itong apat na to na screw sa itaas. Okay, kalasin natin yan. Labag na natin dito. Okay. Yan o, yung lines na yan o. Ito, yung marumi na yan. Yan, galing yan dito. Yung tubig, yan o, tumagas. Yan o, kanina pagtanggal ko, yan, tumagas yung tubig. Dito, galing yan sa loob, dito. Yan, yung pagbunot ko kanina, tumagas yung tubig.
yan yung tumatalsik na tubig. Buti hindi nasira yung motor at hindi na tamaan doon, hindi na basa. Okay, kalasin na natin to. Okay. Tabi mo natin yung screw. Flat screwdriver dito. Yan. Yan, kung nyo pansinin, yan, tubig yan. Yan. Naimbak yan sa loob. Yan o. Yan. Yan. Basa na tubig. Yan o. Matagal na itong naimbak dito. Yan, basa na tubig. Kita nyo. Yan. Basa na ang tubig. Yan yung tubig na yan. Pag umapaw yung tubig dito, pag mapuno na tubig ito, kasi may tagas na yan. Ito, natatagasan na ito. Natatagasan na siya, tapos pumapasok sa loob. Tapos, itatapon niya dito sa belt. Dito yan, tatakbo yung tubig. Sa loob, yan. Tapos, itatapon niya dito sa gilid. Dito. Yan. Yan na yung lines na yan. Paikot yan dito. Yan, paikot. Yan. Okay. Yung ganito mga ka-DIY, kunin natin ito yung original niya. Kunin natin yung kanyang pulsator at papakita ko sa inyong slide na to. Okay, ayan na. Okay, ito na yung original niya. Pasok natin ha. Tingnan nyo ha. Yan, ito na yung pulsator kanina. Yan o. Yan. Yan o. Yan. Paano pa nga yan makapaglaba? Yan. Yan o. Yan. Slide na yan, slide. Yan, umiikot itong ating gear pero slide na yan. Yan. Okay? So ang magandang paraan dito mga ka-DIY, ito, i-convert na natin. Kasi nung una, nag-upload na tayo ng winelding natin dito. Nag-welding na tayo nito. Nung una, ito, winelding natin yung kanto, yung gilid. Tapos, naging normal siya. Dahil, binaon natin dito na ininit natin. Ngayon, dahil sa request natin kabigan, ito naman yan kapag wala kang welding machine or halimbawa ang malayo ka sa paghihiraman mo ng welding machine, so may mga paraan pa, ganito lang. Kung may mga stock ng ganito, tara kunin natin. So ito yung kailangan natin. Yan, ito na yung isang set. 10 teeth or 10 yung kanyang ipin ito. Bilangin nyo yung ipin, 10 teeth yan, 10 teeth. Ang kombinasyon nito mga ka-DIY ito, yung pulsator ng Sharp, okay, or Fukuda, or Eureka. Yan, parehas lang mga ganitong pulsator. 11 teeth, 10 teeth pala, 10 teeth. Ano yan? Isang set yan, ganito. Yan. Yan ang pwedeng i-convert doon o i-salpak natin doon para gumana. Tapos, magka-cut tayo mamaya. Ito yung isang setup. Ito pa yung isa. Ito pa yung isa. Yan. Yung isa, 10 teeth. 10 teeth. Ito naman, 11 teeth. 11 teeth ng... Itong ngipin niya, 11 teeth yan. Pag binilang mo yan sa isa, 11 teeth yan. Itong ngipin niya. Yan. 11 teeth. Tapos, Panasonic na ganito. Panasonic. Okay. Sakto yan. Yan. 11 dapat. Kung anong teeth nito, kung ilang teeth yan, dapat ganun din yung ngipin sa loob. Kasi kapag 10 teeth yan, hindi pwede. Kailangan sakto din. Yan. Pwede ito. Yan o. Yan. Yung isa pwede. Ito yung sa Sharp, pwede rin ito. Sharp, Fukuda, Eureka. Yan, pwede yan. Yan o. Yan, ito yung universal o maramihan. Ito, bibira lang nyo makita ito sa Panasonic. Ito. Ito yung Panasonic, ito yung install natin. Tara, install natin ito. Tabi lang muna natin itong isa. Yan, ito yung install natin. Okay. Ang kukunin lang natin dito, itong takip na ito, tatanggalin natin yung screw, yung 11 teeth ang gagamitin natin, itong 11, yung teeth, tinabi na natin yun. Bali, tatanggalin natin yung screw na ito, tapos, lalagyan natin ng gatla dito, tapos, gagrinder natin, tapos maglalagay tayo ng circlip. Okay, may mga sukat yan mamaya, ipapakita ko sa inyo, kung paano yung tamang sukat. Itong takip lang, pero itong bago na ito, tabi na muna yan. Itabi na natin to. Itong kanyang housing. Itong ano niya, pulley. Pero itong itaas, ito yung gagamitin natin. Tapos, isasalpak natin dito. Kasi ito yung mats niya. Yan o. Mas malaki kasi itong original kisa dito sa local. Okay lang na kasi kahit luma,
makunat din naman ang plastic nito. Ang kakailangan na natin dito, itong takip, pero yung housing, ganun pa rin. Ito, yung original niya, ng luma, wala na. Tapo na natin yan. Basta ito yung magiging kombinasyon. Okay? Kalasin ko lang itong bago, tapos salpak natin doon sa isa. Okay? Kalasin ko lang ito. Okay, natanggal na natin yung screw. Tapos bunutin na natin. Ito, itago na natin to. Kahit bago yan, tago natin kasi hindi na natin kailangan yan. Mas malaki kasi ang pulley nito. Itong pulley mas malaki. Ito mas maliit. Ito yung gagamitin natin yung mas malaki para low speed. Okay? Takip natin. Tamang-tama yan yung 11 teeth sa ganito, sa Fujidenso. Ayan. Okay? Yan o. Saktong-sakto, di ba? Yan o. Yan. Okay? Bale, ito pa rin yung kanyang original. Yung takip lang nilagyan natin. Tapos, salpak natin tong irisi. O pulsitor niya. Yan. Ganito. Okay? Yan o. Yan. Ito, medyo maluwag lang. Kita nyo. Yan, medyo maluwag yan o. Medyo maluwag. Okay, tingnan nyo. Yan, umuuga. Kagrinder natin ito. Itong sa gilid nya. Kagrinder natin ito, bawasan natin yan. Para saktong-sakto. Saktong-sakto yan. Bawasan natin ito. Itong sa itaas na ito. Yan. Sakto yan. Pag nabawasan natin at may grind, pwede natin to fit na fit ito. Ang 10 teeth or 11 teeth na ganitong takip sa Fujidenso ng gearbox. Okay, kasi pag mga ganito mga ka-DIY, marami na kasi akong uri ng conversation o muna convert. Yan. So, ituturo ko naman sa inyo sa susunod. So, ito lang muna. Okay? Tara, grinderin muna natin. Okay? To. Tanggalin muna natin ito sa loob, yung kanyang gear. Okay? Tapos, grinderin natin. Yon. Okay. Nag-grinder na natin. Tanggalin natin yung mga dumi. Tapos, try natin itakip. Ito. Try natin isalpak. Huwag muna natin linisan. Saka na yung linis na yan. Madali lang naman yan. Tapos, lagyan natin ang grasa sa loob. Tapos, salpak natin yung bago. Ito. Salpak natin. Yon. Yan. Medyo pitted na siya. Ayan o. Medyo may kunti pa. Kunting play pa. Okay? Kunting play pa ito. Kung maganon, umalog-alog. Yan. Kunting play pa. Kunting bawas pa to. Okay, bawasan na natin hanggang sa pumantay. Okay? Okay. Bawasan din natin ito. Itong ngipin na apat. Bawasan natin yan. Kunti lang. Tapos, salpak natin. Yon, pitted na. Yon. Okay? So, maganda na yung kapit niya. Ito dapat, yan. Tapos, screwan na natin. So, ayan mga ka-DIY, no? Yan. Kinabit ko na dito. Tapos, lagyan natin ng grasa sa loob. Tapos, linisan natin to. Saka na yun mga ka-DIY, yung linis. Importante yung tinuturo ko sa inyo. Okay, kasi ito, hapon na at hindi ko malinisan. Bali, kakalasin ko rin ito sa uli. Kakalasin natin uli ito. Bali, ituturo ko sa inyo kung paano lang gawin. Yan o. 21.5 mm or 21.5 mm yung nilagyan natin ng masking tape. Okay? Tapos ito, i-grinder natin. Paikot. Okay, paikot yan. Grinder natin. Lagyan natin ng kanal. Ito, paikot yan. Okay? Tapos, kumuha tayo ng ganito, extra, yung mga sa luma. Okay, yung mga lumang gearbox na mga sira na, meron yan dito sa loob, yan o, circuit clip or circlip, ito. Yan, bunutin natin yung circlip na yan, at ilagay natin dito sa
na grinder natin dito natin sa pack, tapos lagay tayo ng washer, tapos lagay natin yung pulsator, kasi kapag hindi natin lagyan ito ng lock, saya dyan doon sa loob sa tab niya, saya dyan doon sa loob yung ilis eh. kaya maglalagay tayo dito ng gatla or kanal. Okay, panoorin nyo na lang kung paano gawin. Okay, so yan ang yung gearbox natin. Okay, ito yung ating tirahin ng grinder. Ito. Okay, yang may tape. Tapos paikutin natin to habang ginagrind natin. Okay. So ayan na yan mga ka-DIY, yung merong ano, tanal or gatla na grinder natin. Tapos yung ating circuit clip na kinuha doon sa second hand. Tapos gamit lang tayo ng plier at ibawa natin. So ayan mga ka-DIY, nilagyan na natin ang circuit clip, yung pinakasingsing niya, tapos na. Tapos ilagay natin yung saktong-sakto lang na washer. Ito, maghanap na lang kayo ng saktong washer dito. Yan. Tapos ipatong natin yung ilisi dito sa itaas o yung kanyang pulsator. Okay. Yan. Yan ang magiging itsura niyan mga ka-DIY. Okay. Salpak na natin doon sa ating ginagawa, tapos try natin paakutin. Okay. Okay, yung original na takip mga ka-DIY, yun ang gagamitin nating rubber, ito pa rin yung rubber. Huwag yung bago. Kasi yung ganitong rubber ng Providence, makunat ito at patibay. Yan. At saka makapal kumpara dun sa ating bago na tinanggal. Dito. Yan ito. Yung rubber niya kanina dito sa itaas. Dito. Manipis yun. Kaya mapapalit natin yung dati pa rin nandun. Okay. Kabit natin to. Tapos salpak natin. Okay. Balik natin yung screw. Doon salpak natin. Okay, nakakabit na natin. Tapos na natin ikabit. Ito, lilinisan ko pa. Ipe-pressure washer ko pa yan. So, ipapagaganayan na natin kasi anong oras na mga ka-DIY? Alas 5 na. Medyo gabi na. So, lalagyan na natin dito. Tapos, lagyan natin ng tubig. Tapos, i-try natin. Hindi ko na papakita sa inyo kung paano siya kabit. Sa screw dito. Yan sa mga screw niya. Kasi madali lang naman yan. Okay, importante, napatayo natin at lagyan natin ng tubig. At yung pulsator, lalagyan natin. Okay? Ayan mga ka-DIY. So, binalik ko muna yung ano. Binalik ko muna yung belt. Tapos yung kanyang drain cap, binalik ko muna. Pero yung screw wala pa kasi lilinisan ko pa ito. Yan, lilinisan pa natin yung sa ilalim na yan. Tapos, dito, yan. Ilagay natin yung ilis o pulsator. Yan o. Kailangan ito, kailangan yan, level dito. Yan, level yan. Dapat dito. Sakto. Yan. Okay. Yun o. Tapos salpak natin yung kanyang screw, yung original screw niya, or medyo mahaba, pwede rin para abot sa dulo. Okay, higpitan na natin. Yon. So yan mga ka-DIY, okay na. Yon. Diba, may mga paraan lang na gagawin. Okay, kargaan natin ng tubig, tapos pagganayan natin kung malakas. Okay, tara. Yan, mabubuhay ka uli, Providence. Yan. Yun na kanyang ilis eh, pulsator. Yan. Okay, kargaan natin ng tubig, tapos okay, testing. So, nilagyan natin ng tubig, yan. May tubig na. Tapos mamaya, lagyan natin ng sabon. O, importante, may tubig. Tapos tingnan natin sa ilalim. Okay, try natin. Tingnan na muna natin kung may tagas o wala. Sa gearbox, tingnan natin na mabuti. Doon, sa gearbox, tingnan natin kung tumatagas. So, walang tagas dito, banda. Ayan. Okay, dapat walang mong tagas dyan. Okay, tapos balikan natin na yan. Pasaksakin muna natin. Saksak muna natin. At pagganahin. Okay. Okay, sinaksak na natin. Tapos on natin. Yan, may power tayo. Pursuit tayo sa itaas. Tapos bigyan natin ng timer. So, yan o.
Yan. Yan, dapat ganito kalakas, hindi napipigilan. Yan. Normal na siya. At maganda na yung kanyang ikot. Yan. Ganyan lang yung mga conversation, mga ka-DIY. Yan. Lagay natin sa hibe. Yun. Hibe natin. Tapos, balik tayo. Yan. Puntaan natin sa ilalim kung tumatagas. Para sigurado tayo. Yan. Maganda yung kanyang play. Yan. Walang tagas. Pag may tagas ang gearbox, tingnan nyo yung, tingnan nyo. Para hindi masira itong motor. Yan. Okay, balik tayo sa taas. Walang tagas. Yun. Okay. Para malinisan natin ng mabuti ito at saka maibigay sa mayari. Yan. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Yan. GM Tutorial. So, yan, tapos na. So, ngayon na tayo na pagpakita. Maraming maraming salamat sa inyong suporta at sa inyong patuloy na pagbibigay ng tiwala sa atin. So, sa lahat ng mga technician, suportahan natin. Maging maliit na mga subscriber o malaki, suportahan natin yan mga ka-DIY. Yan. Antayin nyo lang yung ating raffle at pamimigay natin sa inyo. Yan. So, hanggang dito lamang mga ka-DIY at kita-kita ulit tayo sa susunod na video. GM Tutorial. Bye-bye.